Itong ilang mga sektor sa Bulacan, ha? Ito, ha, tinin niyo si Vice President Robredo. May proyekto, di ba? At makikita mo, hindi ito yung pagdating nila doon, organisado na lahat. Maayos na ang tao. Minabalitaan ba kayong nagpunta si Vice President Robredo? Magulo yung ano? Ginulo yung kwan, yung mga kwan, mga activities nila, yung outreach nila. Hindi, di ba? Kasi sinisigurado, maayos. Kaya yung mga tao, kwano, ha? Wala kang maririnig, di ba? Wala eh. Maayos lahat. Ngayon, hindi namimigay ng pera. Saan kukuha ng pera? Di ba? Wala eh, walang kukunan ng pera. Ginigipit nga sa pondo eh, di ba? Ayaw nga nilang makagawa ng proyekto si Kwan eh, si Vice President Robredo eh. Yun ang ayaw nila eh. Pero kahit papano, nakita nyo, pinipilit ni Vice President Lenny Robredo na magawa ang kanyang, sa abot ng kanyang makakaya para tumulong dito sa krisis, matulungan ang ating mga mamamayan. Totoong tulong, hindi yung dinadaan sa binibili mo. Sipin mo, senior citizen, iipunin mo dyan sa mga ginagawa niyong kalukuhan. Kalukuhan yan eh, mga kaibigan eh. Ba't ikaw may hawak ng pera? Treasurer ka ba? Ano ka ba? Kahero ka ba? Ano? Hindi na malaman ha, kung ano papel mo ha. May senador, may... Tapos lagi yung mukha, eh, kala mo eh, kwan eh. Ha? Yung sasaklaan, yung nakadungaw yung mukha palagi rin sa kwan. Sa Mananaya, tsaka yung pumipinta ng baraha, mga kaibigan. Kulang na lang, masukahan ito si digong nyo eh. Di ba? Yung mukha lagi nakabalatay eh. Sa mga litrato, tignan ninyo. Ngayon, iba't ibang sektor sa Bulacan, mula sa Bulacan, ang pinakahuling grupo, kasi sunod-sunod na ito, meron sa Quezon, kahapon, may balita natin in passing, mga teachers naman, di ba? Ito naman ay iba-ibang sektor ang nag-organisa ng kilusan na nananawagan kay Vice President Lenny Robredo na tumakbong Pangulo sa 2022 national elections. Ang sabi ho, itong support group team Lenny Robredo, ito'y parang may umbrella pala, no? Yung nagiging umbrella organization ng mga gustong sumuporta kay Vice President Robredo. Ang pansinin nyo rito, kuno eh, kusa. Di ba? At dito ay walang politiko. Hindi ba? Nanggagaling ang suporta ni Vice President Lenny Robredo direktang sa tao. Galing. Hindi ho kinatawan ng mga politiko. May pagmamalaki mo ba yan? Di ba yung Sara All unites all. All plunderers. Di ba? Unites all plunderer. Yan. O, ito ang sabi, itong inorganisang grupo na ito, ha? Multi-sectoral cost and cost-oriented groups sa Bulacan. Bulacan for Lenny ay humihiling na si Vice President Robredo ay tumakbo upang itong kasalukuyang pamamayagpag nitong administrasyon, pamamayagpag sa pag-abuso at kawalan ng kakayahan, eh mawakasan na. Yeah, matapos na. Sabi ho nila, sa loob anya ng 5 taon, nakita natin kung anong klaseng leader ang kailangan natin. Sa pananalasa ng pandemya, nakita rin natin kung anong klaseng lingkod bayan
ang dapat mamuno sa atin. Tama yun. Maganda sinasabi, di ba? Walang pambabastos. Walang, ika nga po eh, pangiinsulto. Di ba? Sa loob ng 5 taon, na-realize natin. Yun ang ibig sabihin, di ba? Napagtanto natin. Kung anong klaseng leader talaga ang kailangan natin. O kaya si Vice President Lenny Robredo ang nakikita na angkop dyan eh. Alam mo nyo, actually sa katotohanan, yung ito mga sinasabi nila ngayon na nagpapahayag na suporta, eh sabihin nyo sa akin kung hindi totoo. Di ba lahat yan ako nagsabi dito? Kung bakit dapat si Vice President Lenny Robredo ang maging susunod na presidente. Lahatin mo na yung mga lumutang na kandidato. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Paano ka maniniwala sa ibang nagpapanggap, di ba? Eh, ang ano, yung away-away nila, kunyari, nagbabanga yan, huwag nyo na ako isali dyan. Eh, kung totoo yan, oh, sabihin ko lang sa inyo, example, nanalo. Halimbawa, nanalo. Yung anak. Oh, sa palagay nyo, pakukulong niya yung tatay niya. Next to impossible, sabi nga, mga kaibigan. Ito naman, mga diversionary tactic yan para ilayo tayo doon sa katiwaliang isiniwalat ng Commission on Audit, yung COA. Yung COA nagsiwalat sa mga taga-kuha. Sa mga taga-kuha. Yan. Isiniwalat ng COA ang mga taga-kuha ng pera ng taong bayan. Dito, ano, divisive lagi. Lagi nga, may kaaway. Tingnan ninyo nangyari kay Bongbong. Sino ngayon nagbabanatan? Diba, DDS tsaka Bongbong Marcos? Yung pangkat ni Marcos. Bakit? Sinabi ko na yan. Ha? Nung ayaw tumigil nitong si Bongbong Marcos sa panggugulo. Ginugulo ang bansa eh. Binabanatan nila si Vice President Lenny Robredo ng daya raw. Sabi ko, ano, kung talaga ng daya yan, di, pati si Digong nyo ng daya. Di ba? At saka paano niya dinaya? Nagpunta siya roon, kinuha niya yung mga balota, binago niya yung mga number, hindi man siya nagbilang eh. Di ba? Oh, wala man silang maipakitang konkreto, mga kaibigan. Eh, nung bilangin yung sinasabi nilang dinaya, eh, lumamang pa eh, nadagdagan pa lamang eh. Eh, nanggugulo na kayo, di ba? Hindi na maganda yon. Personal na lang nyo, iniisip ninyo, hindi baling gumulo ang bansa. Sabi nga sa English eh, they will align themselves with the devil just to attain their ends. Oh, mga kaibigan, ito ang pagkakataong ito. Yung pagkakataong magkasama-sama tayo, kaya lang. Yung iba nga, nagkakaroon ng paniwala sa mga maling idea. Hindi ba? Maling paniwala. Oh, humahanga sa maling, maling paghanga, di ba? Yan ang nangyayari. Sa bayan ko ay isa ang dahil, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagay sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais.
pantay. Ito po si Percy Lapid. Lapid ang pag-ibig ay... Maraming salamat at magandang gabi! Oka! Malapitan! Nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Akin ito'y kailangan pang iwanan. Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buo?